welcome back sa aming YouTube channel. Today, ibablog ko yung closet na pinagawa ko. Pinakustomize ko, guys, kasi yung mga damit ng mga alaga akong aso ay, ayun, wala na akong paglagyan at nakakalat na doon. Yun ang ibablog ko ngayon at ipapakita ko sa inyo yung mga damit ng aking mga alagang aso. So, ayan, hinihintay ko na lang, guys, yung cabinet kasi ngayon daw i-deliver. At ilalagay ko rin sa description box kung saan ako nagpa-customize nung kanilang cabinet. So, wala pa rin talaga akong idea, guys, kung anong itsura nung cabinet na dadalhin nila. Basta sinukatan ko lang at sabi ko, igawa nila nung mga retaso ng tabla. Eto naman, may tiwala naman ako sa gumawa nitong cabinet nila. Sinukatan ko lang yung size na pwede nilang gawin at ayun, pinadala ko sa kanila. Sinend ko sa Messenger. So sabi ko kay Vernon, siya nang bahalang mag-design. Basta ikuha na lang ng mga retaso, yun nga. Kasi guys, eto, ipapakita ko sa inyo itong cabinet na to. Bagong palit yan, guys. Ayan, madumi pa ang kitchen ko. Ang kagandahan nito, guys, glossy na. Once na natalsikan ng mantika, natalsikan ng toyo. So, iwa-wipe nyo lang, guys. Tanggal na agad yung mancha. So, hindi siya katulad nung ordinaryong tabla na kapag natalsikan ng toyo, nagmamantsa. Natalsikan siya ng ketchup, natalsikan ng toyo. So, ayun, pinunasan ko lang at bumalik na ulit sa dati. Ang kagandahan nun, guys, laminated na siya lahat, kaya malinis tingnan. Tsaka ipapakita ko rin sa inyo, guys, yung cabinet ng aking dalaga. Doon din ako nagpagawa sa kanila. Malapit lang kasi dyan lang sa may Binyan yung kanilang location. And hihingiin natin ang contact number nila and yung Facebook page kung mayroon man, ilalagay ko sa description box. Sa magpapagawa, guys, ng mga modular cabinet, magaling silang gumawa, promise. So, ayan ang mga dog ko. Ang kukulit na naman. Ganyan sila ka-active pag umaga. Talaga naman. Sumisigaw ako minsan dito sa umaga. Kala mo may pinapagalitan akong mga anak. Pag kami nag-aaway dito at nagsisigaw ako, ayan lang ang aking kagalit. Ayan, kasi may kapulitan talaga. Ang mga sa baby na yan. Lalo na ito. Yan. Oh. Sino tinitingnan mo? Nakating ka kay ate? Oh, sino yan? Ha? Ang mga makukulit kong bebe. Grabe. Diyos ko po. Nasaan sa bebe na ni mama? Murder ka na. Gigigil naman ako kay bebe. Tingnan nyo, guys, yung kanilang mukha. Ayan, tingnan nyo. Bilog na bilog ang gupit ko sa kanila. Behave naman, Bart. Ang kulit ko. Naga naman. Napagaling diaper mo, Bart. Tanggalin mo na nga. Naninilaw na yan. Ay, talaga. Tingnan mo kung gano'ng kakulit ang mga yan. Kala mo nakikipagbunuan ako. May pagkabalaura ka talaga, Bart. Papaluin ko na. Papaluin ko na yung betlugan mo. Papaluin ko na yung betlugan mo. Yan. 1 hour later. Buti na lang dilubat yung camera ko. So, eto na, guys, ang cabinet ng aking mga alagang aso. Nire-refer lang ni Vernon kasi mga retasa lang pinagawa ko. Ayan. O, diba, ang ganda. Kahit retasa lang. Dito na nilagyan ng, anong tawag dito nga, Berno? Nakalimutan ko. Handle. Ayan, nire-repair lang. Tapos, ayan nga, ilalagay ko sa description box kung saan sila pwedeng makontak or pwedeng makausap. Ayan, kapag mag-i-inquire kayo. Ayan, Cookie, andyan na yung cabinet nyo, baby. Wow! Papakita natin yung mga dress nyo. Ha? Lapit na ang birthday ng anak ni Tui. Sa 30. Tinitingnan ni Cookie si Snow. Snow, buntis ka na naman, di ba? Cookie, pati kayo ni Snow. Ha? Pinagmamasdan si Snow. Maganda si Snow, di ba? At ayan na nga, sinusukatan na ni Vernon at ikakabit na yung paghahangiran. So yan, guys, ay tangkay yan ng walis. A few inches later. Ayan na nga, natapos na at ayun, paalis na yung gumawa. Tingnan mo, inaamoy ng mga aso. Kinulong. Ayan, sige, amuyin nyo. Yan yung magiging closet cabinet nyo. Ayan, ang ganda. Kahit mga retaso lang yan. Wow! Diba? Nawala na? Inaamoy nila kung saan galing yung cabinet na yan. Sino yun? Baka naman masupukit sa loob. Luna, baba!
So, ganyan lang kaliit guys yung aking pinagawa na cabinet ng aking mga aso. At si Cookie talagang inaamoy yung cabinet. Ayun na si Bart sa loob. Baka umihi kayo yung baby ko. Huwag mong ihian yan. Ang presyo nga pala nito guys, ang pagpapagawa ko nito is 800. Ayan, may free delivery pa. Ang ganda niya kasi laminated na siya kahit ritaso lang. Ayan, yun naman ang napag-usapan namin. Diba? Ang ganda! Oh. So ngayon guys, dito ko yan ilalagay. Ayan, tingnan nyo guys yung aking gamit sa paggagawa ng bouquet. Napakakalat na. Oh, no. And ito naman ang tututukan kong linisan. So dito ko yan ilalagay sa ilalim. Andyan, ipapakita ko sa inyo yung mga gamit ng aking mga aso andun. So, yan. Without further ado, sisimulan ko na ang paglinis doon. Nagpatulong ako sa aking bunso na buhatin kasi mabigat siya, promise. Ayan na nga guys, sinisimulan ko nang linisin yung mga kalat dito. Nakikigulo pa ang aking mga aso. Amoy dito, amoy doon ng aking mga gamit. So, tingnan nyo guys, oh. Diba? At ilalagay ko na kung saan dapat ilagay ang cabinet ng aking mga dog. So, dun sa ilalim. Ayan. Sinukat ko talaga yan dyan guys para sa ilalim na yan. And kitang kita naman may space pa so pwede ko pa siyang mausod. Ito yung unang cabinet nila at ayan tingnan nyo guys, naputol kasi yung tali. Wala akong mapagsabitan kaya nakaganyan yung mga dress ng aking mga dog. Nililipat ko na sa bago nilang cabinet at ayan, hinahanger ko na isa-isa. Ang cute! Wow! Lakas maka-K-pop ng mga damit na yan. Diba? Ilang buwan na lang, ayan, magagamit na naman nila yung Santa dress na yan. So, napaka-cute niyan guys, lalo na kapag suot ng mga aso. One eternity later. Video natin. Dali, akin na bigyan. Doon sa malayo! Bye-bye! Ang laki kasi ng uno. Hindi kakat siya. Pinagtripad ka na naman, baby ni ate. Kasi yung kapartner niyan. Nagagalit. So, tingnan mo nagagalit na. Paano to? Ha? Dito yung paa. Oh, dali mo na doon. So, eto na guys ang mga damit ng aking alagang aso. Hindi ko na malayan. Ang dami-dami na pala. At eto si Shuki. Inaamoy yung mga damit. Anong ginagawa mo dito, baby? Doon ka lang dali. May ginagawa ako. Ayan. So, naka-organize na guys ang kanilang mga damit. Tapos dito ko naman nilagay yung mga costume nila. Ayan. Tapos yung mga niliitang damit. So, eto nga pala guys si Queens. Tsaka si Shuki. Anong ginagawa niya din, baby? May ginagawa ako. Umalis kayo dyan. Dali. Ayun. Tapos, yung maliliit nilang panty. Ayan. Hindi na ginagamit. Tapos, yung sombrero. Masikip na kay Babart. Kay Cookie pa dati yung iba dyan, guys. Tapos, ayan. Yung pinagliitan nila nung baby pa. Tapos, eto naman. Isusuot pa nila yan. Tsaka ito. Tapos, dun sa ilalim. Meron pa dun. Masikip na kasi dito. Wala ng space. Tapos, itong mga wrapper sa aking paggawa ng bouquet. Ayan guys, ilalagay ko naman dito sa ibabaw. Ayan, may space pa dyan. Pisan ko na. Halos lahat na organize ko na. And eto, nilagay ko dito sa malaking plastic container. Diba, mabilis ko lang makita pag kailangan. Ito naman yung iba't ibang kulay na ribbon. Dito ko naman nilagay yung iba't ibang size na balloon and meron siyang foil. Iba-ibang kulay ang binili ko para kapag nagpagawa ang aking customer, nakaready na siya. Ang ganda na ng lagayan ng aking wrapper at mabilis kong makikita. At eto na guys, yung mga damit ng aking alagang aso. Naka-hanger na. Ayan, organized na talaga siya. Ang mga damit ng mga batuta. One eternity later. So, natapos ako guys is 1:30. Kaya pala nagugutom na ako. Nakalimutan ko na mag-lunch. And tingnan nyo guys yung aking mga dog.
Ayan, tingnan nyo, si Queens. Ang cute-cute nang sa bebe ko. Ang cute-cute naman ang sa bebe ko. Nakita ko dun sa kanilang damitan. Bib. Halika dito. Tsaka ayun, si Luna at Shuki. Patayin nga bebe ko. Ayan, si Shuki. Busy-busy naman si Luna sa paglalaro. Eh. Patayin nga bebe ko. Naku po. Ang cute niya bebe. After kong kumain, naisip kong lagyan siya ng wallpaper. Maganda pala siya guys, lagyan ng wallpaper kasi yung ginamit ay mga recycled na tabla. Yung kasi yung usapan namin ni Vernon, ayan, para mura lang yung single niya sa akin. At inuumpisahan ko nang ikabit yung wallpaper. Ipapakita ko sa inyo guys ang finish ng aking pagkakabit, kung gaano siya kaganda at kalinis. Sa pagkakabit ng wall sticker, dahan-dahan lang ninyong hihilahin yung nasa ilalim para maidikit yan sa, para walang bubbles. Ayan, hinahata ko na pababa and sinasabayan ko na ng push ng aking kamay. Parang pinaplancha ko lang yan. Pwede rin kayong gumamit ng malinis na basahan or yung hindi nyo na ginagamit na damit. Malinis talagang tingnan kapag puti ang cabinet. At ayan, malapit na akong matapos. Nihila ko na lang pababa. Ayan, hatak hanggang sa matapos. Tapos ginamitan ko siya ng cutter at para hindi halata yung aking ikinabit. At ito na nga guys, tapos na. Lumiwanag yung cabinet ng aking mga doon. Ang cute niyong tingnan dyan, bebe, Queens at Luna. Talagang talikuran pa kayo. Be, kinakausap kayo ni Mama. Talaga naman. Inantok na. Ang cute-cute niyo. Tingnan niyo guys, si Babart. Naglilimahid ang tenga. Ayan, at ito lagi ang may kasalanan. Gustong-gustong bilaan yung tenga ni Babart. Be, ano pa pero dyan sa tenga? O, tingnan niyo. Naglalagkit sa laway. Bebe, bakit naman ganyan? Ah, dinidilaan mo lagi ang tenga ng sababat. Why naman, bebe? Masarap ba? Babart, talika na, linisan natin yung tenga mo. Bart, o, tingnan nyo. Tingnan nyo! Tingnan mo! Ano ba meron sa tenga ni Babart? Ay talaga, doy! Kadiri naman si Shuki-Shuki. Ginagawang bubblegum yung tenga ni Baba. Kawawa naman. Halika na, dali. Lilinisan natin. Gambaho pa natin ni Bart. Oo. Inaantok na sila. Bart, ano yung kinakain mo? Ha? Baka masugat ang ano mo niyan. Akin na, be. Ako, ah, plastic. Ay, baby, ano yan? Huwag kagatin. Hey, huwag kagatin. Dito lang. Luna, halika na. Inom na ng vitamins. Halika, dali. Vitamins. So, eto guys, ang aking pinapainom. Ercebit and 1 ml everyday. Not sponsor ito, guys. Bekene man, Ercebit. Baka naman, pwede kaming padalhan. Ang sakang, Luna sa vitamins. Naku, inaagawan si Babart ni Luna. Wait, mami, dito. Kaya ang tabanin sa Luna namin, natakaw sa vitamins, di ba, bebe? O, tingnan niya. Cookie! Wala na. Cookie! Shuki! Bing! Bing! O, tingnan nyo guys kung gaano kasiba. O, tingnan nyo! Tapos ka na, be! Tsaka si Babart, tapos na yan. Diyos ko po. O, ito naman. Ayan. Huwag kasi! Naku po, tumalsik na bebe ko.
Mm, okay. Si Cookie. Cookie. Parang wala ulo. Cookie. Halika na. Mama. Busy, busy. Agawan pa si Cookie. Magagalit si Cookie. Alis, alis, baby. Yay! Tapos na. Ang tako talaga ni Luna sa vitamins. Wala na. Oh, talaga sinasaid pa. Oh, tama na. Oh, suot. Bebe ko! Pinag-tripan ka na naman, baby Cookie. Tingala. Late ng mukha ni Cookie. Ang ganda naman ng sa Cookie. Para ka ng bulaklak. Baby, oh. Bakit? Dali ka, dali eh. Pakita mo yung pangu mo. Ito yung pangong sunflower. Bebe, oh. Ang cute mo, bebe. Ulalalala. Update ko kayo, guys, dito sa aking ginawang kimchi. Ang sabi ng dalaga ko, masarap daw. Wow! Makakatipid pa rin pala kahit yung sauce lang ang bibilhin mo. Ayan, kasi alam ko, nasa 599 yung ganito kalaki. Yung nasa bottle na yan. So, yung sauce na nabibili ko is 225 something, mga ganun yata. So, malaki rin ang matitipid kasi may sobra pa, diba? Pinakita ko dun sa last vlog ko na meron pang sobra dun sa plastic container na kalahati at ito puno yan. So, ayan! Day 2. Tuwing umaga, ganito ang kaganapan. Ayan, si Bart laging lumalapit sa akin at kinukulit ako na gumising na. Tingnan nyo guys, ang paa. Oh, di ba? Hindi yan titigil hanggat hindi ako tatayo sa higaan. Ang sweet ng batutang yan. Ayan, tingnan nyo guys, panay ang lick sa aking kamay. At ayan na nga, tuwan-tuwa sila at ako'y bumangon na sa aking pagkakahiga. O, paunahan sa pagpapapansin sa akin. Bago ko ipakita ang cabinet, so quick tour lang muna tayo dito sa room ng aking dalaga. At ayan ang mga gamit niya pagpasok ng room. At ayan yung picture niya ng baby pa. Malapad ang noo, katulad ko. At ayan, ikot-ikot, tour-tour. Ayan yung kanyang place ng pag-online class. So, dyan lagi siya nakapwesto pag busy. At ang daming burloloy na makikita dyan sa computer table niya. So, ganyan. At eto naman ang bed niya. So, nakakalat pa yung mga gamit niya. Hindi maasikaso sa dami ng ginagawa sa klase. At ayan. So, eto naman guys, yung blinds na nabili ko sa Shopee. Ang ganda rin niya, kulay gray yan. At dito na tayo sa headboard. Kitang-kita yung drawing na aking dalaga. Ayan yung mga display sa headboard niya. At ito yung stand ng mga books. So, ito naman yung picture nila ng mga kaklase niya. Ayan. So, dito naman tayo sa cabinet na ginawa nila. Ayan, malapad yan guys. Itong cabinet holder na ito ay nabili ko sa Shopee. 18 pesos lang yan. At o-open ko na. So ayan ang mga damit ng aking dalaga. Talagang naipasok lahat namin ang kanyang damit dyan. Soft close ang pinalagay ko para hindi ko makalabog pag isinara. At eto naman guys, ang kanyang drafting table. So, matagal ko nang nabili yan. Nasa 9,000. Tingnan nyo guys, ang sarap ng pagkakaapo ni Snow dun sa motor. Dun pa talaga siya nag-upo. Ayun! Talaga namang tumatambay pa yung aking pusa dun. Snow, pumasok ka dito. Dali! Napakagala mo talaga. Halika rito. Snow! Pusoy! Yun mo, hindi nakikinig. Hanggang dito na lang ang aming video. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe and hit mo na rin ang notification bell para updated ka pag may bago kaming upload na video. Bye!